Kasi naiiniwala ako na bawat isa naman sa atin merong karapatan at kakayanan magkwento nung kanilang buhay. Lahat tayo, 'di ba? Lagi nga natin sinasabi, hindi tayo pwede manghusga kasi bawat tao may pinagdadaanan at hindi natin alam kung gaano ka bigat at gaano ka sakit 'yun. Pero siguro naalagaan at pinalaki rin ako ng magulang ko na masyadong, hindi naman masyado, pero naprotektahan nila ako doon sa mga bagay na pakiramdam ko ikabibigat ng pakiramdam namin. Ako naniniwala ako lagi, yung mga magulang natin, sinishield tayo, di ba? Hindi sa atin pinaparamdam kung hirap sila financially or may pinagdadaanan sila emotionally. Usually, yung mga anak, as much as possible, they don't want to show what they're going through. Sa trabaho ko kasi mas naintindihan ko yung responsibilidad ng pagiging adult. Nakita ko na yung pagsisikap na kailangan mo sa trabahong to, hindi pala pwedeng basta-basta kung gusto mo talaga magtagal. Tsaka yung mga taong nakakasalamuha mo at nagsistay sa buhay mo, na kahit ilang beses ka magkamali, kahit anong pagkukulang mo, didikit sila sa'yo para to make sure that you're going to be in a better place, you're going to be a better self, a better version of yourself in the future. So, hindi ko talaga siya mapipinpoint exactly what MMK story I have in my life, but I know I have so many also. Yung 30th anniversary na responsibilidad na nabigyan ako ng pagkakataon ng MMK. Kasi sinasabi ko kay Direk Jerome, Direk, hindi ko naman alam ang bigat pala nung responsibilidad nitong episode na to. Kasi nung una, kinakwento ko sa kanila, sabi ko, akala ko international taping, ganun. Mali pala yung basa ko. Tapos, 30th anniversary pa natin. Tapos, November 6 na siya i-ere. So, parang sabi ko, kinakabahan ako. Every once in a while, I never get to release or never get to really show how much I doubt myself when it comes to this business. I constantly ask the people in my management na, you know, kailangan pa ba ako sa industriya to, or kailangan pa ba, meron pa ba akong maibibigay? Yun, parang yung kaba nitong episode na to, siguro yun lang yung nasa isip ko ngayon. The Ink of Smile, yung episode ni Edwin Prañada, someone na hindi talaga nakaramdam ng pagmamahal, and for the longest time lagi niyang hinahanap yung pagmamahal na yun from his family, to the point na every relationship he goes through, parang pakiramdam niya failure siya dun sa relationship, because hindi niya alam kung paano ba magmahal, paano ba tumatanggap, paano ba nagbibigay ng pagmamahal, kasi growing up wala siya. So ang dami niyang pinagdaanan, ang dami niyang records, ang dami niyang pagkakamali. Pero eventually, through his passion, through cosmetic and aesthetic tattooing, doon niya na realize na, ah, ganun pala yung kasiyahan na pwede mong mabigay sa isang tao, na unti-unti niyang natutunan kung paano magbigay ng pagmamahal, and eventually natutunan niya rin kung paano iproseso yung pagmamahal na natatanggap niya. It took him a while, pero dumating siya dun sa point na yun. And I think that's always the message of MMK, na kahit ano man yung pagdaanan natin, hindi matatapos yung kwento natin hanggat nabubuhay tayo at meron tayong pag-asa na magbago. Yun po. May nadinig po ako dati galing kay kanino ba? Kay Nanay Gina ba? Or kay Janice? Hindi ko maalala kung kanino ko siya nadinig, pero sabi niya sa akin,
ang attitude ng isang artista, ang acting or ang performance ng artista na pag-aaralan yan. Pero ang ugali ng artista, mahirap baguhin. So make sure na mas mabuti kang makisama muna and then aralin mo yung craft mo. Kasi napakaliit ng industriya natin. Yung mga taong inartihan mo, yung mga taong pinakitaan mo ng disrespect, yun at yun din yung mga taong makakasalamuha mo ulit. Kaya nga diba sinasabi ni Direk Jerome kanina, nung nagsisimula kami ng Last Stickman, sobra kong alala yun. Sabi ko, Direk, hindi ko akalain talaga na ganun yung understanding mo kung sino si Enchong Dee dati. Kasi ang naalala ko, may isa akong eksena, umabot ako ng 17 takes kasi hindi ko makuha-kuha. Naalala mo ba yung Direk? Andun si Vong, andun si Archie, tapos hindi ko makuha. Hiyang-hiya na ako. Gusto ko nang kainin ng lupa. Pero yun, siguro nung mga panahon na yun, buti na lang marunong ako makisama at meron akong aralan itong trabaho natin. Yun po. Kasi yung mga ganyang artista, yung mga senior actors, yung mga nauna sa akin, kapag mas mabuti kang makisama, they are more generous in helping, they are more generous in sharing their experiences for you to last the business. I think staying in the business was always the goal. And then the decision just followed, diba? It's an everyday decision that you have to make. The people in Star Magic knew na ilang beses na rin ako nag-attempt, ilang beses ako nagsabi na okay na siguro, parang naka 10 years na ako, ganyan. And then lagi sa akin sinasabi ni Tita Monch, my handler, my manager for the last 15 years. Sabi niya sa akin, alam mo, hindi totoong nag-re-retire ang artista. Kapag naging artista ka, nandyan ka na forever. At babalik ka lang. Yes, mag-take time ka, pero babalik at babalik ka. And then naintindihan ko kasi, for example, while we were doing this episode, nare-remind ako kung gaano ko kamahal yung pagpakita ng emosyon, na alala ko kung gaano kasarap makatrabaho, sabay-sabay kayong napapagod, di ba? Yung tinatawag, kaya nga sabi ko, ang swerte ko kasi sa ABS ang tawagan kapamilya. Kasi kapag kapamilya, nandyan talaga kayo para sa isa't isa. And yun yung hinahanap ko every time I'm in the set. Kailangan kong tratuhin yung co-actors ko the same way as I treat the wardrobe, the makeup artist, the staff, the utility people. It's the same. Because again, it all boils down to being a family. Hindi ko po masabi siguro kasi wala pa naman, kasi kakatapos lang po nung Wag Kang Mangamba, kakasimula lang nung PBB, nag-aasa pa rin po. Meron po akong inaasahan ng isang pelikula na gustong-gusto kong gawin. Supposedly, magsa-start siya end of November, tapos matatapos siya before Christmas. Pero na-move po eh. So baka next year yun yung ating ko. Pero for the meantime, gusto ko muna po siguro magpahinga kasi na tataranta yung utak ko sa mga lock-in taping ngayon pa lang ako nasasanay. Honestly, ang opinion ko sa nagpapatato at nagtatato, it's a form of art. You know, it's just so difficult sometimes kapag yung ibang tao mo nakakasalamuha, close-minded when it comes to that. I personally don't have any tattoos. Pero yung mga nagpapatato, because it's an expression. It's an expression of oneself. And at the same time, alam ko, isa sa mga dahilan kung bakit nagpapatato ang mga tao is for their self-confidence. And it's something that not a lot of people have. I think self-confidence is very rare. And I wish we approach self-confidence in our own way, no matter what other people will say. Diba? Kung paano ka manamit, sariling decision mo yan.
kung paano ka magpatato, sariling decision mo yan. The way you carry yourself, it's your decision. And you don't have to listen to other people on how you should express yourself. Iniimbitahan ko kayo na sana ngayong darating na Saturday, 8:30 p.m., gawin nyo ng pa-birthday sa akin. Manood tayo sabay-sabay ng Ink of Smile. Maalaala mo kaya, maalaala mo kaya 30th anniversary opening salvo episode. Isa po tong episode na regalo ko sa lahat ng sumuporta sa akin for the last 15 years of being in the industry. And at the same time, masarap din na kapag ikaw yung nagbe-birthday, ikaw din yung nagbibigay ng regalo. So sabay-sabay po natin panoorin yan. Again, Saturday, 8:30 p.m. At yung buong November po, laman ng napakagandang mga kwento. Kaya sana po, dire-diretso lang yung suporta ninyo. Maraming maraming salamat po. I love you all.